pasinungalingan daw ang mga inihayag ni Edgar Mato-Bato sa Senado kahapon. Ayon po yan kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na hinikayat ang mga pulis na huwag magpatinag sa kampanya kontra droga at krimen. Mula sa Naga City, nakatutok live si Mariz Umali. Mariz. Mel, isang araw matapos nga muling humarap ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa sa pagdinig ng Senado kaugnay sa extrajudicial killings, dito naman sa Bicol nagtungo ang hepe ng pulisya para hikayatin o personal na hikayatin ang kanyang mga tauhan dito sa Police Regional Office 5 na huwag magpapatinag sa kanilang kampanya kontra droga. Ngayong mahigit 3 buwan na lang ang natitira sa 6 na buwang target ng Pangulo para masolusyonan ang problema sa droga, sabi ni General Bato, nakaka-distract na raw ang mga isinasagawang pagdinig sa Senado. We are running out of time, tapos sige pa punta doon sa hearing. Wala, naubos yung oras namin. It's invited and if nobody will stop me from going there, pupunta ako. Utos niya sa mga pulis ng Regional Office 5, hindi raw dapat magpatinag at dagdagan pa ang pagsisikap sa giyera kontra droga. Unfair din daw o di patas ang pagpresenta ni Senador Laila de Lima sa nagpakilalang dating miyembro raw ng Davao Death Squad na si Edgar Mato-Bato sa pagdinig ng Senado kahapon. Scripted yun. Ang daming kasinungalingan na sinasabi. Pumunta doon siya sa, yung sa akin ha. Yung sabi niya may pinatay siya na alleged international terrorist. Dinala pa doon niya sa opisina ko sa pag-tape. At ako pa daw nagbigay ng instruction doon sa isang pulis na tapusin na yan. Oh, tapos ngayon, tinanong ko, nag-meet na ba tayo? Tumingin ka sa akin, di ba, kahapon sa Senado? Ayos to ayos sa'yo, kung nag-meet na tayo, kung kilala kita. Ah, hindi siya makasagot. Kilala ko yung pangapangalan niya, pero never ko pa na-meet. Dahil kung na-meet ko yan noon, sigurado ko patay na yan. Papatayin ko talaga yan kung na-meet ko yan noon. Oh, dahil... Hinamon pa nga niya ng barilan ang mga vigilante. Matapang na kayo bumaril na taong hindi lumalaban. Dito kayo sa akin, ako lalaban ko sa inyo. Barilan tayo, duelo tayo. Aminado naman si General Bato na narinig na niya ang pangalan ni Mato-Bato na isa raw tirador o gun for hire. At posibleng may katotohanan din naman ang iba niyang sinabi gaya ng mga napatay niya. Bagamat laging sinasabi ni General Bato na zero tolerance ang kanilang target sa laban kontra droga, ngayon pa lang sinasabi na ni General Bato na 70-90% lamang ng 1.8 million na target na ma-neutralize ang drug personality ang inaasahan nilang makakamit sa loob ng 6 na buwan. Masyado raw mahirap kasi ang 100% pero sisikapin pa rin daw nila itong maabot. Sa ngayon nasa 40% na raw ang naaabot nila o mahigit 720,000 ng 1.8 million ang kanilang napapasuko. 70-80% na rin daw ng supply ang napahinto nila. Itinaon ni PNP Chief de la Rosa ang pagbisita niya sa mga tauhan sa Police Regional Office 5 dito sa Bicol sa pagdiriwang din ng kapistahan ng mahal na birheng Peña Francia. Kasunod ang pagpapasabog sa Davao City, mahigpit na ipinatutupad na seguridad sa bansa, lalo na sa Bicol ang nagdiriwang ng kapistahan para ipakitang ligtas, nagmotorsiklo pa si Bato, wala pili patungo sa Naga City. Mel, nakataas sa full alert status ang Bicol kasabay nga ng pagdiriwang ng mahal na birheng Peña Francia. Tinaasahan naman na hanggang Linggo pa mananatili dito sa Bicol si PNP Chief Bato de la Rosa. Inaasahan na makikipagkita pa siya sa Arsobispo. Siya ay mangunguna sa panunumpa ng mga susukong lulong sa droga at siya rin ay dadalo sa highlight ng pista, ang fluvial procession ng mahal na birheng Peña Francia. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.